Okay. Okay po, magandang gabi po ulit sa ating lahat. Ipaalala lang po natin na kung po pwede mag-mute po tayo para mas ma-feel po natin ang ating pagsamba. Maraming salamat po. Jesus, we enthrone you. We proclaim you our King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship in And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus. Matthew chapter 1 verse 23. Maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawaging itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Amen. Ating pong pakinggan ang ating opening hymn, Our Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. Heaven and nature sing.
Saglit po tayong manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong pinagkaloob mo sa amin na muli po kami ay narito sama-sama upang magpuri at makinig ng iyong banal na salita. Ang lahat po ay abala, nag-aalala sa paghahanda ngayong Kapaskuhan. Hinihiling namin, O Diyos, na tulungan mo din kaming ihanda ang aming mga buhay, puso, isipan, ang aming pananampalataya at pag-asa na matuon sa iyo, Panginoon. Pakilinisin mo po kami. Amin din pong inilalapit ang iyong anak na siya mong gagamitin na magbabahagi ng iyong mensahe. Puspusin mo siya, Panginoon, ng iyong banal na espiritu. Ganon din po kaming makikinig, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso't isipan upang sa gayoy ito'y aming maintindihan, maisa puso at maisa buhay. Patawad, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala at pagkukulang. Ang lahat ng pagpupuri at papapasalamat ay aming ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pagbasa ng ating scripture at ito ay babasahin po sa atin ni Reverend Leonardo Alvaro. Ang ating teksto ngayong gabi ay matagpuan sa Lucas chapter 1 verses 26 to 28. Nang ika-anim na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret sa isang lungsod sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga ng pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalukda ng Diyos. Sumayo ang Diyos, sumayo ang Panginoon." Ito ang salita ng ating Panginoon. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light. Ngayon naman po ay ipapakilala ni Pastor Danny ang ating guest preacher ngayong gabi. Ang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Mapalad po tayo ngayong gabi sapagkat dininig po ng Panginoon ang ating panalangin. Nakikita po natin ang sitwasyon ng ating preacher. Pastor Alvaro, ay galing po siya sa Trancaso pero magaling na siya ngayon. Praise the Lord. So, siya po ay isang native from Masinggan, Pangasinan. At napangasawa po niya si kapatid na Maria Rilon from San Felipe, Zambales. It was on November 12, 2005.
Ang kanya pong may bahay ay galing din po dito sa Israel ng mga ilang taon. Nagtrabaho din po siya dito sa Israel. Ang atin pong preacher ay naging candidate to the ministry o pumasok po siya sa pagpapastor sa United Methodist Church bilang candidate to the ministry in 1986 at na-admit po siya na local pastor in 1987. In 1992, na-ordain po siya as deacon, and then 1995, siya po ay na-ordain as elder ng Northwest Philippine Annual Conference. Ang kanya pong educational background, siya po ay nagtapos ng Bachelor of Ministry noong 1990 sa UTS o Union Theological Seminary. At ganun din po ay nagtapos po siya ng Bachelor of Secondary Education noong 1992 sa Tayug, Pangasinan. At noong 1995, graduate po siya o nagtapos po siya ng Master of Divinity sa Union Theological Seminary sa Palapala, Cavite. Siya po ngayon ay kasalukuyang appointed as the missionary pastor of United Kingdom, at ganun din siya po ang president ng Filipino Methodist Fellowship in Europe. Kaya napalad po tayo ngayong gabi sa sinugo ng Panginoon sa atin upang dalhin sa atin ang mensahe ng Pasko, upang sa ganon ay mapagpala po tayo at mapatatag ang atin pong mga pananampalataya. Let us welcome our third preacher sa atin pong virtual simbang gabi, Reverend Leonardo Alvaro. Thank you, Pastor Danny, sa pagpapakilala sa akin. At first time na magsalita ako sa inyo dito sa grupo natin dito sa Israel. Tama po na hanggang ngayon ay nagpapagaling pala ako sa pagkatrangkaso. Akala ko nga ay hindi ako makajoin ngayong gabi, pero sa tulong ninyong panalangin, medyo naging mabuti na ang aking pakiramdam bagamat hindi pa gaanong magaling. Alam po natin na tuwing Pasko, wala ang ibang nasa ating isip kundi ang mga regalo. Pagbibigyan ng regalo o pagtanggap ng regalo. Hindi pwede natin tawagin Pasko kung walang regalong ibibigay o walang regalong matanggap. Ito ating nabasa, ito ay, ang background nito ay unang nagpakita ang anghel kay Zacarias at sinabing manganak ang kanyang asawa na ang pangalan ay Juan. Pagkatapos ng 5 buwan, nagpakita din yung anghel kay Maria at sinasabi niya na manganak siya ng isang lalaki na ang magiging pangalan niya ay Jesus. Kaya pwede nating sabihin na ito yung pinaka-regalo ng Diyos sa atin. May mga Christmas decoration na bihira natin, hindi natin gaanong binibigyan ng pansin. Ang isang Christmas decoration na ito ay walang iba kundi ang ponsitsa. Ang ponsitsa ay isang dekorasyon ng Pasko, pero kalimitan hindi ito gaanong binibigyan ng pansin. Ang paggamit ng ponsitsa bilang Christmas decoration ay nagsimula noong 16th century sa Mexico. Ang pinto ay may isang batang babae na ang pangalan ay Pepita o ang ibang tawag sa kanya ay Maria. Siya ay sobrang pobre ang kanyang buhay at wala siyang maibigay na regalo sa selebrasyon ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Si Pepita ay namunot na lamang siya ng mga bulaklak sa kanyang daan patungo sa simbahan, at yon ang ibinigay niya doon sa bilin kung saan nakalagay ang dekorasyon
ng simbolo ng Pasko. Pero alam niyo ba ang nangyari? Noong ang kanyang napulot na mga bulaklak na sa daan, ang mga buto nito ay naikalat doon sa harapan ng simbahan at ito ay tumubo at ito ay naging konsitya. Kung noong 17th century ay isang Franciscan na pari sa Mexico ay sinaman niya ang halamang ito bilang dekorasyon ng Pasko. Dahil ang shape ng kanyang dahon ay parang bituin sa bilin. At ang kulay nito na kulay pula, ito ay nilalarawan niya ang dugo ng ating Panginoong Hesus bilang sakripisyo sa kamatayan niya sa cross. Meron akong isang nakita na tula at ito ang sinabi, "What can I give? What can I give him poor as I am? If I were a shepherd, I will bring lamb. If I were a wise man, I would do my part. Yet, what can I give him? Give my heart." Kung balikan natin ang kwento ng mga naunang Pasko, ay mayroon silang kanya-kanyang bahagi sa unang Pasko, sa kwento ng unang Pasko. Una, tingnan natin ano ang naging bahagi o ano ang naging kaloob ni Maria. Ano naman ang regalo ni Maria para maging ganap ang Pasko? Si Maria ay binigay niya ang kanyang katawan. Si Maria ay binigay niya ang kanyang sinapukunan na alam niya na sa likod ng kanyang pagbuntis na walang asawa, siya ay pwedeng pagtsismisan ng kanyang komunidad. Alam niya na hindi maganda o kaya ay hindi maganda sa kultura nila noon na ang isang babae na malapit ng ikasal ay biglang naging buntis. Pero ibinigay pa rin niya ang kanyang sarili para magdala ng magiging hari ng sanlibutan. Nangahulugan din si Maria, naguguluhan din si Maria pero nagtiwala siya sa sinabi ng anghel at ang tugon niya ay makita sa Lucas chapter 1 verse 38 na sabi niya, "Ako ay isang lingkod, isang alipin ng Diyos." Kung minsan, ang kalooban ng Diyos ay kakaiba sa gusto natin o inaasahan natin. Noong sinabi niya na I am the Lord's servant, bagamat hindi niya maintindihan, pero nagtiwala pa rin siya kung ano ang gusto ng Diyos. Kung sinabi natin na alipin din tayo ng Diyos, papaano din tayo magtitiwala sa nais niya? Handa rin ba tayo na maging tagapagdala ng salita ng Diyos na kahit alam natin na kung minsan ay mapapahiya tayo o papahiyain tayo ng mga tao nating pagsabihan ng kanyang mga salita? Papahiyain tayo ng mga taong mga kasama natin. Sa John chapter 1 verse 1, sinabi nito na noong unang panahon, si Jesus ay isang salita. O si Jesus ay salita. Tayo din ang magiging tagapagdala ng salitang ito at kailangan nating ingatan at ibahagi din sa mga tao. Ang sa paggawa natin ito ay parang sa paggawa natin o pagdala natin ng salitang ito na walang iba kundi ang Panginoong Jesus, para din tayong naging Maria, nadadalhin natin ang Diyos sa mga tao upang sila ay makakamit ng kaligtasan at buhay na gustong handog o ibigay ng Diyos sa kanila. Pangalawa, tingnan natin ang regalo na ginawa ni Joseph. Si Jose ay binigay niya ang kanyang tahanan. Hindi niya maintindihan,
Pero kalaunan ay pumayag siyang pakasalan si Maria kahit buntis na ito at hindi niya anak ang kanyang pinagbubuntis. Noong unang Pasko, ito ay napakalaking iskandalo sa isang dalaga na ikakasal na pero nabuntis. Kahit sa ating kapanahonan siguro, ito ay may isang iskandalo, isang kahiyan sa ating pamilya, sa ating angkan, pero pwede ating sabihin na kahit ang ating mga kaibigan ay ikakahiya tayo. Pero si ay binigay pa rin niya ang kanyang regalo na panindigan at pakasalan si Maria at nagtiwala siya sa sinasabi ng banal na Espiritu. Hindi lang bahay ang binigay no si, kahit ang proteksyon kay Maria at ang isisilang niyang bata si Jesus. Ito ang pinakadakilang handog ni binigay no si noong unang Pasko, ang pagbibigay ng bahay na matuluyan sina Maria at Jesus para magkaroon din sila ng proteksyon. Noong unang panahon na magsisilang si Maria, kumatok sila sa mga pinto para doon isilang ang ating Panginoon o ang Misayas. Ang laging sagot nila ay walang bakanting kwarto. Wala silang ibigay na regalo kay Jesus. Kaya sa kulungan ng mga hayop, isinilang ang ating Panginoon. Wala silang handog. Tayo, ano naman ang regalo natin kay Jesus ngayong Pasko? Wala siyang matuluyan. Mayroon bang lugar sa ating puso o pang doon manahan ang ating Panginoon? Kung sa puso natin ay may maraming mga kwarto, sana ay may isang lugar sa atin, may isang lugar sa ating puso ang ating Panginoong Jesus. Ang pangatlo na titignan natin, ang regalo ng mga pastol. Ang mga pastol, maaari nating sabihin na ang trabaho nila ay bantayan ang kailang mga hayop sa araw at gabi. Pero noong nagpakita ang anghel at ibinalita ang pagsilang ng ating Panginoong Jesus, iniwanan nila ang kanilang mga alaga at pinuntahan ang Panginoong Jesus at sumamba. Sa kanilang pagsamba ay siya nilang handog kay Jesus noong unang araw ng Pasko. Pangalawang regalo nila kay Jesus ay ipamalita nila sa mga tao ang tungkol kay Jesus, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Hindi kailangan ng Diyos ang mga material nating regalo. Hindi kailangan ng Diyos ang mga mamahaling regalong ating ibigay. Hindi kailangan ng Diyos ang anumang pira na pwede nating ibigay. Ang nice lang niya ay handog din natin sa Kanya ang ating sarili at ipamalita ang kanyang kabutihan at unahin natin ang ating pamilya, ang ating mga kamag-anak, kaibigan at iba pa. Tayong lahat dito sa abroad ay mga pastol nang tungkulin natin ay ibalita ang kabutihan ng Diyos. Simulan natin ngayong gabi bilang regalo natin sa ating Panginoong Jesus. Tayo ay maging pastol sa ating mga tahanan, sa ating mga trabaho, kung saan man lugar tayo inilagay ng ating Panginoon. Ano ang pwede nating ibigay? Ano ang pwede nating ihandog sa ating Panginoon? Naalala ko ang isang kwento ng isang pastor. Noong bata pa ako, ay pag may nagkasakit, pwede mong tawagin, pwede mong puntahan ang doktor sa kanyang bahay at dalhin mo sa iyong tahanan o dalhin mo sa tahanan ng may sakit. Minsan, may isang nagkasakit at pinuntahan ang doktor at dinala sa bahay ng may sakit. Noong nakapasok na sila sa kwarto ng may sakit, sinabi ng doktor, "Pwede ba lahat kayo dito ilumabas at ako lamang at ang pasyente ang nasa loob ng kwarto?"
Gayon din ang ginawa nila. Pagkatapos ng ilang minuto, ay kumatok ang doktor at sinabi niya, pwede ba kayong magdala? Mabigyan niyo ako ng plies? At agad nilang binigay ang hiling ng doktor. Pagkatapos naman ng ilang segundo, humingi naman ng doktor ng isang martilyo at agad nilang binigay. Pagkatapos ng isang ilang segundo, humingi ng doktor ang lagari. Dito na nagtaka ang pamilya. Sabi na, doktor, ano gagawin mo sa mga plies, martilyo at lagari? Sabi ng doktor, ibigay niyo sa akin dahil ang aking bag ay hindi ko abuksan. Naiwan ko ang susi sa aming bahay at hindi ko abuksan at hindi ko magamot ang ating pasyente. Kung minsan, marami tayong pwedeng ibigay sa Diyos. Marami tayong pwedeng pagkaloob sa Kanya. Pero kung wala tayong panahon, kung sarado ang ating puso, kung sarado ang ating buhay, ang lahat ng binigay ng Diyos sa atin na regalo ay hindi natin magamit. Ang unang simbolo ng Christmas ay pagbibigay. Sa John 3:16, sinabi ito na gano'n lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Gano'n na lamang ang pagmamahal ng Diyos. Dahil sa pagmamahal na yon, ay binigay niya ang kanyang anak. Nagsakripisyo. Hinayaan niyang mamatay. Magdusa ang kanyang anak dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ang buhay ay siyang handog ng Diyos sa lahat ng tao. Anong gagawin natin itong regalo ng Diyos atin? Isang napakahalagang regalo na dapat nating matanggap ngayon at huwag nating sayangin. Bigyan natin ng lugar si Jesus sa ating puso upang doon tumira. Ang ating buhay, ang pinakamahalagang handog na inihintay ng Diyos sa atin. Ating isuko, ating sarili. Dahil ito ang dahilan kung bakit pamarito sa mundo ang ating Panginoong Jesus. Ang isang kahulugan ng Pasko ay pagkakaloob. Binigay ng Diyos ang kanyang kaloob sa atin, ang kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Hinahintay din ng Diyos ang ating tugon. Ano ang pwede nating ibigay sa Kanya? Walang iba kundi ang ating buhay, ang ating sarili, ang ating paglilingkod, ang ating panahon. Ito ang pinakamagandang handog natin sa ating Panginoon. Amen. Amen po. At maraming salamat, Reverend Leonardo Alvaro, sa mapaghamon yung sermon ngayong gabi. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang ating closing hymn na O Little Town of Bethlehem.
Nalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa pinakadakilang handog na pinagkaloob mo sa amin. Walang iba ang aming Panginoong Hesus upang magkaroon kami ng buhay na may kaligtasan. Nagpasalamat kami, Panginoon, sa kwento ng unang Pasko. Marami ka mga taong ginamit upang may pahayag ang iyong pagmamahal, ang iyong mga salita, upang ang mga tao ay hindi mapahamak. Sa pagmamahal mong ito ay nadama namin na kakaiba ang pagmamahal na ito. Handang magsakripisyo para sa kabutihan ng mga tao. Ang aming Panginoong Hesus ay yung pinagkaloob upang sa ganun, Panginoon, kami ay muling mapalapit sa iyo at magkaroon ng ugnayan. Siya ang pinakamagandang regalong aming natanggap. At nandito din po kami upang tumugon sa iyong panawagan, upang tumugon sa iyong kahilingan. Kung si Maria ay pinagkaloob niya ang kanyang buhay upang magdala ng kaligtas, upang magdala ng hari at tagapagligtas. Nandito din po kami, Panginoon, nahandog din po namin ang aming mga buhay upang maging tagapagdala ng iyong salita sa mga tao. Kung si Jose ay nagbigay ng proteksyon kay Maria at Jose, Panginoon, nandito din po kami, handa ding magbigay ng proteksyon para sa kabutihan at ng aming iglesia. Handang ipagtanggol ang aming pananampalataya. Kung ang mga pastol, Panginoon, ay binigay nila ang kanilang mga buhay at sumamba sa aming Panginoong Hesus, kami, buong puso, buong buhay, buong panahon, ibigay namin sa iyo upang sumunod sa iyong utos. Baswasan mo din po sana ang bawat sa amin at ang iyong salita na aming narinig ay magiging pagkain ng aming magiging pagkain ng aming espiritual na buhay upang handa kaming humarap sa iyo at harapin ang hamon ng mga paglilingkod. Panginoon, manatili ka sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kaming maging tapat. Tulungan mo kaming laging sumunod sa kalooban mo. Paswasan mo po sana ang kongregasyon ng Israel. Sana, Panginoon, ang iyong ministeryo na pinagkaloob sa kanila ay patuloy na lumago, patuloy na mamunga dahil sa mga taong mga anak mo na naging tapat sa kailang paglilingkod. Sa Paskong ito, ipadama mo ang iyong pagmamahal. At ang pagmamahal na ito na aming nadama ay pwede rin namin ipadama sa iba. Patuloy mo kaming pigkisin ng iyong banal na Espiritu at tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay na naayon sa iyong kalooban. Maraming salamat dahil ikaw ang nakasama namin sa gabing ito. Maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na siyang tumawag sa amin. Ito ang panalangin namin at ang lahat ng ito hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all and evermore. Amen.
Christmas is about His glory. Christmas is about His grace. Christmas is a gift of love our Father gave us. More than just another story about a special time and place. Christmas is a time to lift a song of praise. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save. A gift of hope in Christ, our Savior. More than just a time of giving, this is God's eternal plan. And Christmas is the reason we can sing again. Okay po, maraming salamat, Reverend Leonardo Alvaro po, at Merry Christmas po sa lahat. Thank you din po at Merry Christmas sa inyong lahat. Thank you, Pastor Danny. Thank you po, Pastor. Regards to all your church member, in behalf of Israel First UMC, we extend our Christmas greetings po sa inyo pong congregation in all the churches in Europe. Salamat po, Pastor, and God bless your family also. Kung meron